Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pumunta ka dito ngayon din. Pinapapunta niyo po ka ng US? Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Sa wakas ay unang tinawagan Don Pepe itong si Annalyn Santos at ibinalita dito sa kanya na sa wakas ay gising na nga ang kanyang ama. At ang gustong mangyari ni Don Pepe dito kay Annalyn na agad-agad daw magtungo doon sa US upang siya na nga ang kumausap sa mga doktor na nag-alaga nga dito kay Dr. Tanyag. At nagtanong pa nga itong si Don Pepe dito kay Annalyn na kung may visa na ba daw ito at huwag daw alalahanin ang mga posibleng gagastusin dahil itong si Don Pepe nga daw ang sasagot sa lahat-lahat ng gastusin sa papunta ni Annalyn doon nga sa US. At labis ang tuwa ni Annalyn nang mabalitaan niya na sa wakas ay gising na nga itong kanyang ama. Kaya dali-dali naman agad na inaasikaso ni Annalyn ang mga papel upang makarating na nga agad-agad siya doon sa US. At bago ang lahat ay ipinaalam nga ni Annalyn dito kay Zoe na walang alam itong si Zoe na gising na daw itong kanilang ama at ang gustong mangyari ni Don Pepe na papuntahin nga itong si Annalyn at hindi sinabi ni Don Pepe na pasasamahin itong si Zoe dahil ang gusto lamang ni Don Pepe na ito lamang si Annalyn ang unang makakita at mag-alaga dito sa kanyang ama dahil naniniwala nga itong si Don Pepe na itong si Annalyn ang makakatulong upang gumaling nga ng tuluyan itong ama ngayon ni Annalyn Santos. Samantala, himas rihas na nga ang inabot dito ni Moira. At dito nga na parang maiiyak na nga ito dahil nga hindi niya nagustuhan at hindi mailabas-labas ni Zoe itong kanyang ina sa kulungan dahil nahirapan nga sila ngayon na maghanap daw ng abogado. At kahit anong gawin pa man ni Zoe na makiusap dito kay Giselle ay hindi ito tutulungan ni Giselle at ayaw daw ni Giselle na konsintihin ang mga masasamang gawain dito ni Moira. At deserve daw ni Moira na makulong at karma na daw yun. Kaya dapat paghirapan ni Moira at baka daw sa kulungan magiging mabait nito. Subalit parang kabaliktaran naman ang nangyari dahil mas lalo pang naging tigre itong si Moira at lahat ng mga kasama niya roon sa loob ng kulungan ay pinag-aaway niya nga at may isa dito na hindi nagustuhan ang mga tabas na dila dito ni Moira. Kaya nang matulog nga ito ay gumawa nga sila ng paraan upang makaligo itong si Moira. Kaya naisipan nila na buhusan sa ulo ng ihi itong si Moira at dito nga nagalit at pinagtatawanan itong si Moira dahil kinakailangan na nga daw itong maligo dahil ilang araw na nga daw itong walang ligo itong ang si Moira. Sa kabilang banda ay dinalaw naman itong si Moira nila Lynette at Aling Susan at dito nakatikim ng mga salita itong si Moira dito kay Lynette na sinabi ni Lynette na habang buhay na daw makakulong itong si Moira at matikman man lang ang paghihirap sa loob at kung ano nga ang mga pangaapi ni Moira noon kina Lynette at Annalyn ay mapagbayaran na daw ito. Subalit hindi nga magpatalo itong si Moira at dahil sinabi niya dito kay Lynette na hindi pa daw tapos ang laban at mali daw na kinalaban daw siya dahil makakalabas daw siya doon at makakagawa ng paraan at abangan na lang daw ni Lynette ang ganti din daw dito nga ni Moira. Kaya inaalala naman ngayon ni Lynette na kung ano pa ang mga posible nilang gawin upang hindi na daw talaga makalabas pa itong si Moira dahil alam ni Lynette na ma-impluwensa ngang tao itong si Moira at may pera at lahat nga ay gagawin nito upang makalabas lamang dito nga sa loob ng kulungan. At nasabi naman ni Lynette dito nga kay Michael na sana raw ay gumaling na itong si Dr. Tanyag upang siya nga ang makapagsabi ng buong katotohanan na kung sino nga ba ang humila nga dito sa kanya. At tila nga nag-iba ang mga ihip ng hangin dito ni Michael nang marinig niya ang pangalan nga dito ni Dr. Tanyag. So maya-maya naman ay humihingi ng pasensya itong si Michael dito kay Lynette na okay lang daw iyon dahil nakamove on na nga itong si Michael sa mga pinagdadaanan nila noon ni Lynette. Kaya yan ang ating pagkatutukan at dito naman na gusto ring gumanti ni Zoe kay Annalyn dahil kasalanan daw lahat ni Annalyn ang mga ito na kung bakit nakakulong
ngayon itong ina ni Zoe na si Moira at lahat ay sinisisi nga dito ni Zoe. At kinontsaba at kinausap nga agad itong si Lyndon Javier na pahirapan nga itong si Annalyn dito sa Eastridge dahil marami daw itong koneksyon. Kaya hindi rin naman nagpapatalo itong si Annalyn dito kay Lyndon Javier kaya lumaban din ito. Yan lang po ang ating pagkaabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.